Ayan, good morning po o good evening, saan man kayo naroroon. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video, mga weeks ago, no? Ipakilala ko lang sa inyo itong ating special guest ngayon, no? Na isang hindi magandang tao. Sana makilala nyo dapat ito para malay nyo, nasa tabi nyo na pala. Eh, hindi nyo pa alam. At kahit kayo ay mabiktima, lalong-lalo na po sa mga security practitioner na ito yung retail, ay siya yung niruruta nila, yung mga nagtatrabaho sa mga retail, no? Itong taong ito po ay isang certified na talagang kawatan. So ngayon ikaw, yung video niya at ay yung picture niya at address ay ididikit ko dito, ilalagay ko dito sa ating video para naman sa makilala nyo siya, no? Ito po ay certified, walang duda, 200%. Kaya ikaw, Byron Henry Eusebio na taga Munting Nayon sa Litran 3, Las Marinas, Cavite, ay binibigyan pa kita ng pagkakataon na sana ay hindi na maulit yung mga ginawa mo. Kasi sa susunod na mahuli ka namin, ha? Alam ko, yung shoplifting kasi ay isang magaan na kaso lamang. At alam ko, sigurado ako na makakalabas ka, makakapag-bail ka. Pero sa susunod na mahuli ka namin, makita ka namin sa premises namin at mahuli ka, dalawa na ang ikakaso namin sa iyo. Shoplifting at 9165. Iwan ko lang kung makalabas ka pa. Sigurado ko sa iyo, ay mabubulo ka sa kulungan sa 9165. Ano ba yung 9165? Ito po yung drugs case. O, di ba? Addict ka naman kasi. Kung hindi ka ba naman addict, tama ba yung ginagawa mong pagnanakaw? Hindi yun tama. Kaya so ngayon, addict ka. So ngayon, ang ikakaso namin sa iyo, yung daladala mong 9165 na drugs. O, damihan pa natin. Alam ko marami yan. So ngayon, ayun yung ikakaso namin sa iyo. Dalawa, shoplifting and 9165. Reclusion perpetua ang kalalagyan mo yan. At ang kasong 9165, may pagkakulong ng habang buhay, ay wala pong piyansa. Walang piyansa yan. So, sa amin mo lang, sa akin mo lang makikita yan. Reclusion perpetua. Tingnan ko kung yung katawan lupa mo ay makalabas pa sa 9165. Sa shoplifting, sigurado ako makakalabas ka. Pero sa 9165, sigurado rin ako, hindi ka na makakalabas. So, pati yung dinadala mong tricycle na yun. Pero kilala namin kayo. So, hindi namin nakuhanan kayo ng footage dito na close up. Pero sa aura, sa pananamit nyo, yung aura ng katawan nyo, ay kilala namin kayo, kaya please lang, so huwag nyo lang at mag-attempt na magpakita sa aming premises, sa aking premises. At sigurado ako na hindi ka makakalabas, hindi ka makakakuhang, sigurado ako mahuhuli ka. Yun na, yun po, kung kilala nyo po, yun sa mga taga Barangay Munting Nayon sa Litran 3, Las Marinas, Cavite. Ito pong taong to ay kung makita nyo ay medyo iwasan nyo na lang. So, hindi ko sinasabing masama ka na, no? So, itong anong ito, pagkakataon na to, huwag mong sayangin. Siguro, ang laki naman ng katawan mo. Hindi ba naawa sa mga security sa amin? Nagta-time in, nagta-time out kami araw-araw, rain or shine, napasok kami. Yung mga guards ko, guards natin, ay minsan 8 hours, 12 hours, or 16 hours siya na nakatayo dyan. Tapos kayo naman, hindi, wala talaga kayong hiya, di ba? Kayo naman, nangungulimbat lang. Alam nyo ba kung sino ang nagbabayad niyan? Mga kinukuha nyo, kung sakali naman makalusot kayo, i-charge yan sa mga security. Hindi naman yung mga kumpanya ang nagbabayad niyan, ibinibil lang yan.
tuwing inventaryo, i-charge sa security. O nasaan yung konsensya mo? Diba? Asaan yung simpatiya mo? Alam ko, gusto mong mabuhay. Kaya yun yung ginagawa. Pero maling-maling paraan. Maling-mali. So, maraming paraan para mabuhay. Tamad ka lang siguro. Tamad ka lang. O gusto mo lang instant, ayaw mo maghirap. Yung mga kasama natin, mahihirap din yan. Kung gusto mo talaga, huwag sa ganong paraan. Masama yan, masama. So, lumaban ka ng parehas. Huwag kang manglamang sa kapwa mo, lalong-lalo na sa mahirap din. That's all. That's it. Diba? Anong pinaglalaban mo sa ginagawa mo? Kasi hindi lahat ng tao naiintindihan ka. Ako maaari maintindihan ka. Pero yung iba, swerte mo kung huhulihin ka. Eh paano kung trabahuhin ka talaga? So, siguro naman, may pamilya ka, may anak ka, di ba? So, gusto mo bang makitang mahabang panahon yan? So, ito yung panahon na magbago ka siguro, pati yung mga tropa mo dyan na masyado ng garapal. O ngayon, makikilala kayo sa barangay nyo. Alam ko, kilala ka lang barangay nyo. Siguro, wala lang magawa o hindi lang ginagawa ang trabaho nila. Kasi dito pa lang, pag well-informed na yung dapat yung isang taong kriminal at may record na, para sa akin lang, ha, dapat in control na to ng barangay. Kinokontrol dapat to, dinidisiplina ng barangay. O kaya, binibigyan ng probation ng barangay na kapag nagkaroon ka ng record dito sa barangay na to o sa iba mang, pwede kang palayasin dyan. Pwede mag-apply yung barangay na palayasin ka sa area, petition ka, or kaya you put in jail, no bail. Yun ang mismong police, yun ang mismong barangay, hindi na yung aggrieved party yung magkakaso sa iyo. Pwede yun. So, swerte mo lang at hindi ako nang naging chairman. Kasi kung ako naging chairman, palalayasin kita sa barangay ko once na ma-report ka na ulit-ulit na nagnakaw. Diba? Pwede po yun. Di barangay, lupon, chairman, have the privilege to petition ang isang ano po, ang isang residente kung ito ay perwisyo. Perwisyo talaga, gaya ng mga ginagawa nito. So, yung iba kasing kapitan dyan, chairman, hindi naman natin nila lahat, no? May mga inosyente talaga o ayaw magtrabaho, ayaw gumalaw. So, hinahayaan niya, let them free. So, parang ang sakit. Asaan yung voto nyo? Alam mo nang recognize mo na nakawatan na hindi gumagawa ng masama, mabuti. Bakit nyo ba tinutolerate yung mga barangay? Siguro, it is the time na magkaroon ng batas na kapag mayroong ganitong tao na nasasakupan ng barangay kasama yung chairman na kulong. Sige po, ah, ito po. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. My name is Police Yako. Kung first time ka sa akin channel at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nasa presinto. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.